guys, for today's video, another daily morning routine na naman ang ganap ng madam nyo. Panibagong umaga, panibagong pag-asa para sa katulad kong lumalaban sa hamon ng buhay. Alas 5 pa nga lang ng madaling araw ay nandyan na nga ako sa tindahan para nga magbukas at mag-display nga ng aming paninda. Pagbukas ko nga ng tindahan ay as usual, isa-isa ko na nga inilabas itong mga paninda na nandito nga sa loob. Hindi naman ganun kadami ito, kaya mabilis nga lang din ako natapos at madilim-dilim pa nga dyan, tapos na nga ako mag-display lahat. Medyo matagal na nga rin kami nagtitinda ng mga prutas guys, kaya iba't ibang customer na nga ang nakakasalamuha namin. Minsan nga kabisado ko na kung bibili ba talaga o magtatanong lang. Minsan nga may mga customer pa nga na never pang bumili, as in puro tanong lang siya. Hindi ko rin naman siya masisisi, baka nakabudget lang siya o di niya talaga afford ang presyo ng prutas. Pero mas okay na nga yung nagtanong muna kaysa naman sa customer na pumili ng pumili tapos nung nalaman ang presyo, bigla na lang iniwan sa ere. Minsan nga hindi ko malaman kung matatawa ako or what. Meron pa ang klase ng customer yung wagas kong makatawad. Yung akala nila kalahati ng presyo ang tubo namin. Minsan nga mapapakamot ka na lang kahit walang makate. Minsan naman meron din mga customer na pumitik na ng pumitik at pumisil na ng pumisil dun sa aming mga prutas. Tapos yung ending hindi nga rin siya bibili. Minsan naman ay meron din mga customer na sobrang ligalig. Pag nalaman nga nila yung presyo ay ikukumpara nga nila sa iba. Hindi nila alam na hindi naman kami pare-parehas ng kinukuhanan ng mga paninda. Minsan pa nga ay ikukumpara nga nila yung presyo naming mga nakapwesto dun sa mga nag-online selling. Guys, sasabihin ko sa inyo, kami pong mga nakapwesto ay meron po kaming binabayarang BIR at kami po ay nagbabayad ng aming pwesto. At bago nga namin maihain dyan sa aming tindahan ay marami pa nga rin yung pagdadaanan. Pamula nga dun sa aming binilhan ay magbabayad pa nga rin kami ng kargador at ng aming service na jeep. Kaya po, dun sa mga customer po na mahilig nga pong magkumpara sa presyo ng iba ay sana po ay maintindihan nyo. Hindi lang naman po kami nagpo-post at lahat ng hirap ay pagdadaanan nga po namin bago nga po namin yan maibinta or maitinda. At bago nga rin naman makuha yung puhunan yan ay ilang araw nga muna. May mga customer din naman kami na pili na lang ng pili, wala nang tanong-tanong ng presyo. Yes mga madam, meron talagang mga ganong customer, mga galante at mga mababait. Kaya nagpapasalamat talaga kami doon sa mga customer na walang kaligaligalig sa katawan. Natako lang nga ang maligalig minsan, lalo na kapag ako'y napipikon nga. Minsan kasi guys, ako'y napipikon din sa mga customer, lalo na yung tawad ng tawad. Hindi nila alam na yung tinatawad nila ay yun ang aming tinutubo lang. Kunti lang naman po ang aming tubo, lalong-lalo na sa mga prutas na yan. Hindi naman po kami nagbipresyo ng higit nga po dun sa aming puhunan. Idagdag nyo pa nga dyan na kami nga ay nabubulukan araw-araw. At meron nga rin kaming nabibili. Minsan sa isang kahon ay napakadaming ang bulok. Hindi naman namin pwedeng ibalik yon at hindi katulad ninyo na kapag bumili nga ay nakakapili nga kayo. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng marami dun sa mga customer na marunong umunawa at umintindi sa katulad nga naming magtitinda. At lalo't higit dun sa aming mga suki na patuloy na sumusuporta sa Dailin Fruit Stand. Maraming maraming salamat po. O siya, hanggang dito na lang ang aking kwento. Paalam!